26 million plus votes for Robin Padilla, ang ating bagong senador, at nanalo po siya na pinakmataas ang kanyang boto sa senatorial race. So let us just take a look po. Kilan din po natin, sino po ba si Robin Padilla bukod sa pagiging aktor? Ano po ba ang masasabi nating kanyang kumbaga intensyon at kanyang ninanais? Bakit po siya tumakbo bilang senador para sa ating bansa? Kilan din po ang aktor na naging senador? Watch this video and find out more. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kabayan at kaibigan, and welcome to another episode of Balita para sa iyo, Kabayan. Sa episode po ito ay special po ang ating inihanda. Let us get to know po. Nitong nakaraang linggo, lumipas na po ang ating election. We voted for the President, Vice President at gayon din po sa ating mga senador. At isa po sa nahalal na senador at nakatamo po ng pinakmataas na bilang ay si Robin Padilla. Si Robin Padilla ay masasabi na po natin pamilyar po ang kanyang pangalan sa lahat po ng mga Filipino sapagkat siya ay isang sikat o tanyag na aktor. Pero bakit siya naging senador? Yan po ang ating aalamin sa balitang ito or sa special episode na ito sapagkat nais nating idalin sa inyo hindi lamang po ang katotohanan, kung hindi gayon din po ay kaalaman. Nang sa gayon, malaman po natin sino po ba, kilanin natin, sino po ba itong mga government officials na tatayo at tutulong sa bansa para umunlad. At ano po ba ang plataforma po nila or ano po ba yung intention nila? Why did they run for the senatorial race? It's great to know that. At yan po ang ating nilanais sa special episode na ito. Once again, everyone, if this is your first time to join us in this channel, welcome. My name is Jamie Iris. I am your Talk TV show host. At ang pinapanood po ninyo ay si Jamie Iris Talk TV, kung saan tinatalakay po natin ang current events. Nagbibigay po ako ng mga travel updates, tutorials, at other airline information. Pero syempre, kinakailangan din po tumulong tayo na mag-spread hindi lamang po ng mga tutorials or basic current events but at the same time po, what is happening in our country? Dahil alam ko po bilang OFWs, mga immigrants po, ninanais nyo pa rin pong malaman kung anong nangyayari sa ating bansa. At gayon din po, makilala naman ang mga bagong official na naluklok po sa posisyon o iluluklok po sa posisyon once natapos na po ang termino ng ating mga government official for this year 2022. So, let us just take a look po. Sino nga ba si Robin Padilla? Sino nga po ba si Robin Padilla? Si Robin Hood Ferdinand Carino Padilla o mas kilala sa pangalang Robin Padilla or Bad Boy ng Philippine Cinema ay isa sa magaling na aktor o action star sa Pilipinas. At patid ko ay alam na alam nyo na yan. Ilan sa kanyang kilalang pelikula na kanyang pinagbidahan ay ang mga sumusunod. Maging Sino Ka Man, Ang Utol Kong Hudlum, Walang Awa Kung Pumatay, La Vida Loca, at marami pang iba. Ikaw, anong pelikula ni Robin ang iyong napanood? Noong October 2021, si Robin Padilla ay nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy for Senator at under PDP Laban for 2022 election. Ngunit bilang isang kilalang aktor, may ilang mga bumabatikos sa kanya na tila raw ay walang maitutulong sa Senado. Naging usap-usapan rin ang kanyang pagharana sa mga beauty queen. Naging usap-usapan rin ang kanyang pagharana sa mga beauty queen of Miss Sultan Kudarat noong 2021 noong November, kung saan kumanta si Robin ng Wonderful Tonight. Ilan ang nagsasabi na tila daw nakainom o lasing si Robin. Pero ito lamang ang kanyang singing voice. Paliwanag ng isang showbiz reporter na si Ogie Diaz na kilala at nakasama si Robin Padilla sa na ganun lamang daw talagang kumanta si Robin dahil nilagaya niya kung paano kinanta ni Eric Clapton ang Wonderful Tonight.
Kinakanta na rin ni Robin Padilla sa kanilang mga meeting de avance at sa kabila ng pambabatikos tong kinanta niya ito ay kabaliktaran naman ang nangyari kung saan ito ay kinagiliwan at kinatuwa ng ating mga kabayan. Kinakanta na rin ito ni Robin Padilla sa mga meeting de avance at sa kabila ng pambabatikos noong kinanta niya ito ay kabaliktaran naman ang nangyari kung saan ito ay kinagigiliwan at kinatuwa ng ating mga kabayan na umattend ng meeting de avance. Nagkaroon din ng one-on-one exclusive interview si Robin Padilla kasama si Presidente Rodrigo Roa Duterte kung saan ayon kay Pangulong Digong, kilala niya si Robin bilang isang morally upright person and a man of vision. Siya raw ang nag-udyok kay Robin na tumakbo bilang senador dahil nakikita ng Pangulo ang magandang hangarin ni Robin sa mga Filipino. Kasama na rito ang pagtulong ni Robin sa ating mga kabayan na Muslim. Alam mo ba ito, kabayan? Ayon kay Robin, wala raw talaga siyang plano pumasok sa politika, ngunit siya ay lubos na humanga kay Pangulong Duterte kung saan nakita niya na kaya ang pagbabago basta't mayroong magaling na leader. Isa rin sa dahilan ng kanyang paghanga sa Pangulo ay ang pagbibigay nito ng halaga at pride sa ating mga bangsang Moro kung saan tumaas ang tingin nila sa kanilang mga sarili at ibinigay ang kanilang buong puso sa Pangulo. Binanggit din ni Robin na noong siya ay nasa Bilibid, nasaksihan niya ang ilang mga preso na tumalon o nagpakamatay dahil sa impluwensya ng droga. Dagdag niya rin na mayroong nagluluto ng shabu sa loob ng Bilibid kung saan may kasangkot na opisyal ng gobyerno. Kaya't kapag siya ay naging opisyal na senador, isusulong niya ang magkaroon ng mahigpit na batas laban sa mga opisyal ng gobyerno na mai-involve sa droga. Hindi raw maaring parehas o pantay ang penalty ng isang civilian at official ng gobyerno na masasangkot sa droga dahil ang mga opisyal na ito ay nanumpa na poproteksyonan nila ang bayan. Dagdag pa niya na ang pagkakaroon ng Community Therapeutic Center na kaugnay sa speech noon ng Pangulo kung saan binanggit na ilan sa mga anak ng OFW ay nasangkot sa droga kung kaya't ninais ni Robin na ang mga barangay officials ay magbigay ng atensyon at gabay sa pamilya ng mga OFW. Now, isa pang nais ni Robin Padilla ay isulong ang kahalagahan ng federalism na lubos naman na ikinahanga ni Professor Clarita Carlos, isang political analyst kay Robin. At si Robin ay naimbitahan din ni Boy Abunda sa kanyang show at ito'y nag-discuss o nagtalakay ng about federalism. Mula naman sa naging interview ni Robin Padilla sa SMNI, ipinahayag niya ang kanyang opinyon tungkol sa federalism na lubos naman ikinatuwa at kinahanga ni Professor Clarita Carlos na isang political analyst. Sinasabing maaring dahil sa interview na ito ay mas nakilala si Robin Padilla at nakita ng mga Filipino ang kanyang malasakit sa bayan kung kaya't dahilan bakit siya ang nangunguna sa senatorial race na mayroong 26,454,562 votes, partial and unofficial result of the election 2022. Yan po mga kabayan ang resulta ng ating eleksyon. Again, ito po yung partial and official count po natin. At yan po ang natamo na bilang ni Robin Padilla or future senator po natin, incoming senator po natin na si Robin Padilla. So again, sa mga taong nagtatanong bakit si Robin Padilla or kung hindi naman kaya ay nagtaka bakit siya ay nakakuha ng mataas na boto, yaan po marahil ang mga nabanggit ko ay ilan sa mga naging dahilan kung paano nabuksan ang isip ng ating mga kabayan at mga kababayan sa loob at labas ng bansa kung bakit siya ay ibinoto. Sa mga bumabatikos o humuhusga naman po sa kanya dahil siya ay isang aktor, ay maari naman po nating tingnan din po yung angulo na lahat naman po ng mga tao ay nagkakaroon po ng pagkakataon, hindi lamang po para magbago, kung hindi magsilbi sa bayan, sa
pamamagitan po ng public service. So marami rin pong mga aktor, maaring nakita niyo po ito sa social media, na aktor sila noon, ngunit public servant na ngayon. At they're doing hindi lang po good job, but great job. So bigyan po natin ng pagkakataon ang ating future senator na si Robin Padilla, or pre-elect senator Robin Padilla, nang sa gayon makita naman po natin what can he do for the country. Anong magagawa po niya para sa ating bayang Pilipinas. So looking forward mga kabayan, nakatulong ang ating video sa ngayon na makilala pa natin ang highest voted senator for May 2022 election na si Robin Padilla. With that everyone, if you find this video helpful and informative, please click like. And at the same time, I am inviting you to please subscribe to my channel. And again, pre-elect Senator Robin Padilla, mula po sa ating channel, we wish you all the best. At nakita natin gaano po yung desire po ninyo to serve the country and at the same time mapaglingkuran ang ating kapwa, mga Filipino. So again, wishing you all the best. And again, looking forward po, ano ang maitutulang ninyo sa ating bayan sa pag-unlad at sa pagbabagong ng ating bayan towards a better future. So with that everyone, maraming salamat po and looking forward to see you in my next video. Tandaan, saan man po tayong dako ng mundo, taas noo, tayo po'y mga Filipino. At balita para sa iyo kabayan, dadalhin po natin ang katotohanan at gayon din po ay bawal ang fake news.